Hello friends! I am James and this is my world. Welcome to my world. Ngayon po, magagawa tayo ng color, digital perm, and rebond. What's this video guys? This is a step-by-step procedure. Sana po may matuturan kayo. Maraming salamat! First po, mag-apply muna tayo ng color at unahin natin yung roots sa pag-apply. Kasi as you can see, yung roots lang po yung wala pang masyadong color. Kaya unahin muna natin siya pag-apply para na magpantay yung color natin. Bago natin i-apply yung ating digital perm. Yung cream number 1. Kailangan po applyin natin ng maigi para pantay-pantay yung color para hindi po siya magpachi-pachi. Kasi alam nyo na pag na-apply din natin yan ng number 1 cream ng pang-digital perm, ay magla-lighter pa siya. Kaya wag nyo rin masyadong ibabad ng matagal, basta pag nagkulay na siya, ay okay na yun kasi magla-light na po siya eventually pag na-apply na natin ang perm number 1 ng ating pang-digital perm. Yung kaya po inuna natin yung color kasi para hindi na natin masuklay yung kulot mamaya pag nakulot na natin para hindi mabackjab yung kulot natin at saka mas mabilis lang kasi yung time frame pag inuna natin yung color. Ayan, nabanlawan na po natin yung color. So ang ginagawa naman natin ngayon ay tinitwist natin yung dolo para na mas successful yung ating pagkukulot kasi napapansin ko pag ina-apply ko ng diretso, hindi masyadong successful yung pagkakulot niya. Kumbaga, parang yung basta not so successful pag hindi ko ititwist yung dolo bago ko apply yung cream number 1. So pag-apply naman po ng cream number 1, as you can see, kasi digital perm to plus rebond. So 1 inch from the roots ulit. Katulad ng pag nagre-rebond tayo, okay? 1 inch from the roots, tapos nakatwist pa rin po yung dolo ha. Hindi mo dapat sinusuklay hanggang dolo. Para hindi tayo mahirapan sa pagkulot. At saka para maganda yung result ng kulot natin. Okay? Always po, pag nag-apply tayo ng cream number 1, kailangan 1 inch from the roots at saka step by step. Kailangan po ma-apply talaga lahat para maganda rin yung pagkakariband ng taas. At saka perfect din yung pagkakulot natin sa pinaka-dolo niya. Okay? Tapos, sa pagbababad naman nito ng cream number 1, yung time frame po niya is depende dun sa texture ng buhok. Okay? Pwede siyang ibabad hanggang 1 hour kung kaya ng buhok. Basta depende sa her texture. Ito naman, yung minumulsify na natin yung gamot. Tapos, kaya ginaganyan natin para matesting natin kung well done na ba yung gamot dun sa hair at kung pwede nang banlawan. Okay, kailangan natin suklayin, lalo na yung itaas kasi yan yung error band natin. Tapos mag hair texture na tayo. Yung hair texture natin, parang nagre-rebond tayo na ibibend natin pag parang guma na yung hair, saka pa natin banlawan, okay? After natin pagkabanlaw, patuyuin natin siya, i-dry natin. Pagkatapos natin ma-dry, i-blow dry muna natin. Pagkatapos natin ma-dry, saka natin isisit or isisit natin yung curling rods. Yung curling rods ng digital perm. Kailan i-section nyo pa rin siya guys para maganda pa rin yung ating kalalabasan ng ating perm. Sa pag-apply naman ng digital rods, kailangan naka-angle siya 45 degrees. Okay? Ayan. Apply po natin properly, okay? Tsaka wag po natin masyadong i-section ng malalaki ay ng makakapal. Kasi minsan hindi masyadong successful yung pagkakulot. Yung sakto lang nakapal niya. Wag naman sobrang nipis.
yung time frame naman ng pagta-timer natin sa digital machine, depende pa po sa hair texture, okay? Pag rubberize, kailan mga 10 minutes lang. Basta pag natuyo na yung buhok, kaya importante na napatuyin na lang na muna natin bago natin ilagay sa curling rods para hindi ma-overheat. Okay? Sa buhok niya, we're using 20 minutes and 180 degrees Celsius. Yung 180 degrees, yun yung init niya. Pagkatapos natin mailagay yung curling rods, ikakabit na natin siya sa ating digital perm machine, yung wire niya. Huwag niyo kalimutan maglagay ng white pads na yan, guys, para hindi mainitan yung customer niyo, okay? Tsaka always may nakaready kayo na hair iron para sakaling sobrang init, pwede niyo siyang i-iron ng malamig na blow dry. Then after natin mapainitan at natuyo na, mag-a-iron na naman po tayo. Sa pag-a-iron, alam na natin sa Rebond, di ba? Section by section, tsaka manipis lang sa pag-a-iron. Huwag natin i-iron kasama yung kulot niya sa dulo, okay guys? Kasi pag i-iron natin yan, mag-straight din yan. Precise din po ha, yung pagkaka-iron para maganda pa rin yung result ng Rebond natin sa may top of the hair. Section by section. Kailangan well done din po ang pagkaka-iron natin para maganda pa rin yung result. Make sure po na hindi nyo talaga ma-iron yung kulot niya, okay? Hayaan nyo lang siya kasi apply pa natin ng cream number 2 mamaya. After natin ma-iron, ililive muna natin ng mga ilang minutes para lang na lumamig yung hair bago natin apply ng cream number 2. So pag-apply naman ng cream number 2, kailangan precise din yung pag-apply mo at naka-section. Tsaka pagkatapos yung applyan yung kulot, yung curly hair sa dulo, kailangan ipitin nyo siya ng pang-ipit. Then sa pagbababad naman ng time frame niya, depende pa rin sa hair texture, okay? Ako, binabad ko lang siya ng 15 to 30 minutes or 20 minutes, ganun. Tapos, pagkabanlaw natin, i-blow dry natin ng maigi. Tapos, as usual, i-iron natin yung buhok na may Rebond sa kanya. Section by section. Send mo sa akin na yung details mo, no? Okay. Tapos, pagtuturuan kita, punta ka na lang sa bahay.